Wonderful Lord, Wonderful Savior, I know for sure. All of my days are held in your hand, grafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through captured by your holy calling. Set me apart, I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, fill me, I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart, I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Nehemiah chapter 8 verses 1 to 13.
sa sumapit ang 17th buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan, sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at talubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't ng unang araw ng 17th buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan, sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Sa kanan niya ay nakatayo sina Matitiyas, Sema, Anaya, Urias, Hilkias at Maaseyas. Sa gawing kaliwa naman ay naroon sina Pedayas, Misael, Malkias, Hasum, Hasbadana, Zacharias at Mesulam. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga tao ang kanilang kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyoko rin sila at sumamba kay Yahweh. Pagkatapos, tumayo ang mga tao at ang kautos ay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Yeshua, Bani, Serebias, Yamin, Akub, Sabetay, Hodias, Maaseyas, Kelita, Azarias, Jozabad, Hanan at Pelayas. Binasa nila ang kautosan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautosan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos. Kaya't huwag kayong malungkot o umiyak, wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautosan at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng kautosan. Sinabi nila sa mga tao, Umuwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, Huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahaginan naman ang mga walang pagkain at inumin sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan kasama ang mga pari at mga Levita upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Kamusta na po, FPCC families? Kayo din sa ating mga kapatiran sa MOP churches? Dalangin po na tayo ay nasa mabuting kalagayan. Sadyang mahirap baguhin ang mga bagay na nakasanayan na natin. Subalit, sa panahong ito ng pandemya, kailangan po nating umangkop sa mga patakarang pinatutupad at sumunod upang makaiwas sa panganib. At sa sitwasyon ngayon na hindi pa natin magawang magsama-sama sa isang lugar, patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sapagkat sa magitan ng pagsambahay, Balik Tanaw Series, ay nakapakinig pa rin tayo ng salita ng Diyos na mag-uugnay sa atin at magpapaalala sa atin sa ating panatili sa pag-ibig ni Kristo. Manatili nawa sa atin ang kanyang mga salita at patuloy na maranasan natin ang kanyang kapangyarihan sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Sa umagang ito, ang ating paksa ay magmumula sa aklat ni Nehemiah, chapter 8, verse 1 to 13, kung saan nagpapahiwatig ng kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan, sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ng Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Verse 2, Kaya't ng unang araw ng 17th buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungan binubuo ng mga lalaki,
babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghalian tapat, binasa niya ang kadusan sa harap ng mga taong nagtitipon sa liwasang bayan, sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Natural lamang po na pag merong natapos na proyekto ang isang komunidad, magsama-sama bilang pagbubunyi, pasalamat. Pero sa pagkakataon pong ito ay iba po ang naging dahilan ng kanilang pagsasama-sama. Merong mas mahalagang dahilan ng kanilang pagtitipon. Nakalagay po sa 3 ay sa second, kapulungan binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Sila po ay tinipon sa isang dahilan upang makinig ng salita ng Diyos. Sa 4, sinabi po dito, nakatayo si Ezra ang tagapagturo ng kautusan. Pinahintulot po ni Nehemiah na ipagkatiwala kay Ezra ang paghahayag ng salita ng Diyos sapagkat dalubhasa nga ito si Ezra eh. Siya siyang eskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh. At sinabi rin dito sa Ezra, sa 10, sabi po dito, patungkol kay Ezra, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro ito sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin. Siya po ay may kapasidad na magturo. Kaya po, kumbaga sa ano eh, qualified siya na tumayo. So sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa dito sa paksa natin ngayon, nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan, sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong yun. Sa kanan niya ay nakatayo si Matityas, Sema, Anaya, Urias, Hilkias at Maaseas. Sa gabing kaliwa naman naroon si Pedayas, Misael, Malkias, Hazum, Hasbadana, Zacarias at Mesulam. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Binuksan pa lang yung aklat na manghana yung mga tao. Purihin si Yahweh ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itanaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyukurin sila at sumamba kay Yahweh. Yung kanilang pong pagyuko, parang nakikita natin yung mga Muslim. Sayad sa muka, ang muka sayad sa lupa. Pagkatapos tumayo ang mga tao, ang katusay pinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Jesua, Bani, Serobias, Hamin, Akub, Sebitay, Hudias, Masias, Kelita, Asarias, Josabad, Hanan at Pelayas. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Mahirap po kasing makapakinig ng mga salitang hindi mo maintindihan. Kaya kinakailangan pong merong nagtatranslate. Ganito rin yung ginagawa ng mga ebanghelista natin sa ibang bayan eh. May translator upang maintindihan ng mga lokal na mga mamamayan. Kaya ang sabi po dito, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kutsan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw nito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos. Kaya't huwag kayong malungkot o umiyak, wika ni Nehemiah na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa ng kautusan, at ang mga libitan na nagpapaliwanag ng kautusan. Sinabi nila sa mga tao, muwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan nyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw nito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Di ba inaawit natin, the joy of the Lord is our strength? Ito, nandito. Basa po natin. Kung babalikan po natin yung verse 9 and 10, nakita ng mga tao, kasi itong mga Israelita, nakalat sila eh. Nawala na sila ng identity. Yung mga ruler na napunta, lugar na napuntahan nila, nirurule ng ibang mga pamahalaan. Kaya parang lost identity na sila. Kaya, at galing pa sila sa iba't ibang bayan. Kaya meron nagpapaliwanag nung kanilang narinig. Ano? At
sa kabila nito, nung kanilang marinig yung pagbabasa ng salita, kasulatan, nakita nila yung kabutihan ng Diyos. Tayo po, nung hindi pa tayo mga mananampalataya, prevailing din tayo eh. Gawa tayo ng gawa ng sarili natin hakbang eh. Pero kung na natutuhan po natin ang salita ng Diyos, nasasalimin po ron yung dapat nating pamumuhay. Kanina sabi nga ni Brother John eh, merong circle ng yung lawak ng saklaw ng pag-ibig ng Diyos na pag lumabas tayo doon eh, ano na yun, pagsuway. Ito po nangyari sa mga Israelita dahil sila ay nakapag-asawa sila ng hindi nila kalahi. Maraming mga kautusan doon sa mga unang 5 books ng Bible. Maraming mga alituntunin sa pagkain, sa paghawak sa mga patay at mga iba't mga ano. Lahat po yun ay nabaliwala nila dahil nung sila ay napapunta sa ibang bansa, ay talagang mahahawak ka. Ngayon nga, pag napunta yung Pinoy sa Amerika eh, spoken English na eh. Hindi mo na makilala ng ano eh. Ganun po ang nangyayari, talagang mahahawa, ma-influensyahan ka. Kaya po ito, pagbabalik ng mga Estrelita sa Jerusalem, doon sa kanilang bayan, ganito po ang nangyari. At mabuti po sapagkat merong nangunguna sa kanila, una si Nehemias, in-encourage sila na itayo yung pader, sapagkat kung hindi maitatayo yung pader, madali silang sakupin uli ng mga kaaway, madali silang guluhin. Yung bahay mo, pag open, madali ka mapasok. Maganda may bakod eh. Protection po ang bakod. At para naman sa ikabubuti naman ng ikatutuwid ng pamumuhay ng mga Israelita, ginamit naman po ng Diyos si Ezra. Sapagkat si Ezra ay karapat-dapat maghayag at magsabi ng mga pamamaraan ng Diyos. At dito nga, pag babalikan natin, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kutusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Dito po sa mga pagkakataong ito ay nakita ng mga Israelita ang kanilang karamihan. Tayo po, ako po, nung hindi ako Christian eh, nung hindi pa ako mananampalataya eh, nalaman ko lang yung aking karamihan, kahinaan, sapagkat merong salita ng Diyos na nagpapahayag kung paano tayo dapat mamuhay. At talagang malaking bagay po na merong basehan, meron tayong pattern. Ano? At ito nangyari sa kanila, nakita nila ang kanilang karamihan, nakita nila ang kanilang pagsuway, ang kanilang paglabag sa Panginoon. At nang kailang naintindihan ang kautusan, naudyokan sila magsisi, kaya sila nag-iyakan. Tayo po, di ba? Pag nagpapatotoo tayo, naiiyak na tayo. Bakit? Kasi nararamdaman na natin yung kilos ng Diyos sa buhay natin eh. Magpahayag ng sarili mo eh. Pero pag alam mo na ang sinasabi mo ay dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi mo mapitigilan na hindi ka magpasalamat at ibalik sa kanya yung kapurihan at pagkilala na ang lahat na nagaganap sa buhay natin ay dahil sa Diyos. Napakaliit po, napakaingklit lang ng mensahe ngayong gabi. Dito po sa paksa na ating tinalakay, eh, meron po dalawang gathering. Ang unang gathering ay nung pinahayag po pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa verse 1 to 3. Pagdating naman sa 13, nang sumunod na araw, di ngayon kahapon nag-iiyakan sila eh. Pero sabi ng mga leader, umuwi na kayo, magsaya kayo, kumain kayo. Nung kinabukasan, nang sumunod na araw, nagdipon muli sa harapan ni Ezra, ito naman sa pamamagitan ng pangunguna ng mga head of the families. Pinuno ng mga angkan, ng mga tatay, ano? Kasama ang mga pari at mga libita upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Natuklasan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moises tungkol sa pista ng mga tolda, Feast of Tent. Sinabi sa utos na dapat silang tumira ng pansamantala
sa mga kubol sa kapistahang iyon. Kaya nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at iba pang mga lungsod at bayan. Lumabas kayo sa mga burol at pumutol ng mga sanga ng punong ulibo, ligaw man o hindi, mirto, palma at ibang punong kahoy na maraming dahon upang gawing mga kubol. Ito pong utos na ito o yung pista ng tolda ay bilang pag-alala po, gusto ng Panginoon na maalala na ng mga anak ng salin lahi na minsan ang mga Israelita ay tumira sa tolda nung sila'y lumabas sa Ehipto. At ito po ay may papahayag nila doon sa kanilang mga sumusunod na lahi na naganap sa kanilang buhay na nasa ilang sila, sila'y tumira sa tolda. Kaya po ang sinabi dito, maglagay kayo ng tolda sa ibabaw ng bubong. Paano ka maglalagay ng tolda ngayon? At slope. Eh sa Israel po, ang bubong nila flat eh. Flat, kaya pwede kang maglagay ng ano. Meron nga akong picture ng ano eh, Israel. Puro flat, walang nakaganon eh, puro flat. Kala mo ano lang, box. Parang box lang. Kaya ano. Pero ang maganda po nito, sa kanilang pagtitipon at narinig po nila yung mga pinag-uutos sa kanila, sinunod nila ang utos. Walang question po, sinunod nila ang utos. Kahit na siguro bago sa pandinig nila, pero bilang pagkilala at pagtalima doon sa mga pinapahayag sa kanila, sinunod nga nila ang utos. Kumuha sila ng kubol sa kani-kanilang bubungan at bakuran at sa palibot ng templo. Kumuha rin sila ng mga kubol sa liwasan sa pagpasok sa pintuan ng tubig at sa pintuan ni Ephraim. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkaibihag ay gumawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Iyon ang unang pagkakataon na ginawa ito ng mga Israelita mula nung panahon ni Josue na anak ni Nun. At ang kasunod po, masayang masaya silang lahat. Bigyan mo, ang ganda ng bahay mo, titira ka sa kubol, masasayahan ka ba nun? Eh, yung kubol, eh, walang ano, malamig sa labas. Pero bilang pagsunod po at bilang pagkilala na ito'y utos ng Panginoon, ay tinalima po nila. Ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw, mula sa unang araw hanggang katapusan. Pitong araw silang nagpista at sa ikawulong araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinakda ng kautusan. Maikli lang po yung mensaheng ito bilang karugtong po nung parang reaksyon nila pagkatapos na maitayo yung pader. No? Dalawang bagay po ang naganap sa paksang ito. Una, nung marinig ng mga Israelita yung kautusan, naudyukan sila magsisi. Di ba? Nagkaroon ng reaksyon sa kanila. Ang dami pala nating pagkakamali, ang dami pala nating ginawang kabulastugan sa harapan ng Diyos. Na, ginawa, ang bilin sa kanila, huwag sila makipag-intermarriage. Pero, dahil nga napalayo sila, eh, wala. Talaga nakipag-intermarriage sila sa ibang ano. At napaka, ano po sa Panginoon yun? Pagsuway, malaking paglabag sa utos ng Diyos. At pangalawa po, yung pagsunod nila sa utos ng Diyos. Kailangan po, yun ang napakalaking biyaya sa ating buhay na tayo ay sumunod. Laang sumunod sa Diyos kahit na taliwas dun sa ating mga kaya. May naalala ko po ako na years ago na nagsalita sa church natin eh, na isang celebrity. At that time, sa pamumuhay ng mga celebrity, eh talagang palit-palit. Okay, kahit ngayon naman eh. Pero yung pong tao na yon, na nagpatutuo siya, at that time, nandun siya sa posisyon na mali yung kanyang pamumuhay.
Eh, nung nahayag sa kanya yung salita ng Diyos at nakita niya yung kamalian na kanyang ginawa, ginibap move niya yung kanyang sitwasyon. Kaya nga masakit eh, dahil siyempre, enjoy ka na doon sa bago mong kasama, pero nakita mo na hindi yon tama sa mata ng Diyos. Kaya maganda po yung ginawa niya, ginibap niya yung kanyang ano, talagang bumitaw siya doon sa kanyang kinalalagyan at talagang pinakita niya sa Panginoon na handa siyang sumunod. Handa siyang i-give up yung masarap sa buhay niya pero hindi maganda sa mata ng Panginoon. Mas pinili niya maging maganda siya sa mata ng Panginoon. At nandun na siya sa piling ng Panginoon ngayon. Kaya maganda yung kanyang kinalagyan kasi from darkness to light. Diba? Dahil nakita niya eh. So, maganda po yung ating ano, bagamat istoryang maikli lamang, nakita yung sa magitan ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos ang nagsimulang bumago sa kanilang mga buhay. Natuto silang magpuri sa Diyos, natuto silang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan, nabago po ang kanilang pag-uugali, at tapat na nanumbalik sa Diyos. Ito po yung laman ng ating paksa ngayong gabi. At sa ating pong katatayuan bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, nawa mayroon tayong natutuhan sa ating narinig na paksa. At nais ko pong basahin bilang pagkatapos ang isang paalala sa salita ng Diyos na patungkol po sa atin. Ang sabi po sa Santiago 1:22-25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang inyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tingnang mabuti ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang hitsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Gusto po nating pagpalain tayo ng Diyos? Patuloy nating maranasan ang pagpapala ng Diyos? Hello? Gusto po natin maranasan yung patuloy ng pagpapala ng Diyos? Ano mang sitwasyon, kagaya ng mga patutuo rito, wala pong ibang mapapasalamatan kundi yung pagkilos ng Diyos. Sapat lahat ng bagay ay nasa kapahintulutan ng Diyos. Maliwanag po ang sinasabi, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunog sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Kaya maraming salamat po na tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos at nawa ay dali natin sa ating pag-uwi at ating ipamuhay ang salita ng Diyos. Salamat po, magandang gabi. Kaya palapakan natin ang Panginoon. Moment I'm away, Lord, have your
Sa araw na ito, sa kabuuan ng ating paksa, yung ating pinaksa ay nagpakilala kay Esdras bilang isang saserdote at dalubhasa sa kautusan ng Diyos. Mababasa natin sa Esdras verse 10. Itinalaga ni Esdras ang kanyang sarili upang pag-aralan, isagawa at ituro sa Israel ang mga tuntunin ng kautusan. Sa kabila ng kanyang mga katangian ito, naging mabuti siyang halimbawa sa mga tao sapagkat inilapat niya sa kanyang sariling pamumuhay ang mga utos ng Diyos at nang sa gayon ay natulungan niyang maisaayos ang kanilang pamumuhay, panrelihiyon at panlipunan. Dalawang bagay po ang mahalaga dito eh, ang pagbabalik loob sa Diyos at lubos ang pagsunod sa mga alintuntunin ng kautusan ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. At sa ating pambaksa sa araw na ito, tatlong mahalagang bagay ang kanilang natamo. Una, ang pagkarinig nila at pagkaunawa sa salita ng Diyos ang gumising sa kanilang kamalayan, ang nagudyok sa kanila upang magsisi. Pangalawa, sila'y umiyak at napighati sapagkat napagtanto nila ang nagawang pagkakasala laban sa isang mapagmahal na Diyos. At ang pangatlong pakinabang, ito'y nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang puso at kaisipan. At ang bunga ay panunumbalik sa Diyos at lubos ang pagtalima sa kautusan ng Panginoon. Tunay po na ang buhay na salita ng Diyos ay tunay na nagdudulot ng pagbabago. Nagbibigay ng kapahingahan at naghahatid ng kagalingan, hindi lamang sa pisikal, higit sa lahat, sa espiritual na pangangailangan nating lahat. Nais ko pong iwan sa bawat isa sa atin, bago tayo tumuko sa ating panalangin, ay ang salita ng Diyos na mababasa natin sa Hebrews 4:12. At ang sinasabi rito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Inaanyayahan ko po tayong tumulog sa panalangin as we close. O Diyos, ama makapangyarihan sa lahat, sa iyo po aming papuri at pagdakila. Salamat po sa mga pakahayagang aming tinanggap. Tunay ang salita mo ay katotohanan. Dalangin po namin na maging masunurin kami sa iyong mga banal na salita
at sa panahon ito ng crisis na aming nararanasan, patuloy nawa kami magtiwala sa iyong mga pangako at kalinga. Maraming maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po. Tanggapin po natin ang benediksyon. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo sumagana sa pag-asa sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay sumain yung nawang lahat. Amen.